side. View on the Selena D for the show. Ted Samino Thor, Disanyo on the Gushon, at si Yahoo ang Leo Mord. Medyo mainit ang laban na ito. Sinauso ang Guinevere ngayon, especially in the ranked games. Medyo mataas ang medyo god tier ang pagpili sa kanya. Kapag kinombo pa siya ng mga may mga knock-up dito, yeah, extra damage from the Violet Requiem. Ganda yung pang-farm ng stars yan, yung ano, Guinevere. Oh. Kasi ang bilang na bilang yung mga tao nag-consider ng damage talaga ng Guinevere dito. Tsaka ano siya, sustained damage siya eh. So hindi siya ultra burst, pero ang hirap niya patayin, kaya medyo, eto na! Gera ka agad yung 3-on-2 sa bandang taas, pero grabe, first blood ay makukuha dito na parang Hellcurt, tapos natama pa yung Synchro Vision doon kay Kuya Cho. Dalawa ka agad. Dalawa ka agad. Ang nilamon ng Finesse Phoenix dito, mga kaibigan, Disanya at si D. And the best part about that one, it's delivered lang din kila kay Dane, hand to touch. Naku po, medyo mainit yun. Kuya Shin, ayaw mong mawawala ka kagad, especially if you're, if you're a Cho, gusto mo kagad makakuha ka ng mga magandang boots. Yeah, para makapagano ka, spammers. If I'm not mistaken, Magic Shoes yata is CDR. So, oh, CDR. Okay, so talagang, yung Violet yun. Updated kagad yung, hindi, yung M-Pen yun eh. M-Pen yung Magic Shoes yung pula. Medyo hindi ganun kadalas. Ayan o. Ayan yung Magic Penetration. Hindi lang lagi napipili talaga yung Magic Boots eh. Kasi ano yun. I mean, you can get your CDR onto other core items later on. Baka gusto po pero tumama yung Abyssal. Si Pew talaga. Grabe talaga si Pew. Si Pew, ano yan eh? Psycho Arrow. Si Pew pumapasok yun ng pana. Sasaikohin ka lang. Kunyari, atakein ka. Pero atakein niya yung mga kalaban niya, yung mga kampi niya yung atake sa'yo. Tapos bigla ka na lang niya i-dash in. Alam mo, kalupit yan. Yung mga ganong klaseng arrow, hindi yun yung mga intro arrows pa lang yun eh. Si Pew, tumitira yan when it matters. Patay na naman si Pew. Nabate ko. Pero meron na namang Zaman Force dito. Samama pa ng Hurricane Dancers. Napakaganda ng Minowans Fury. Pare ko, pero may Shadow Blade Sutter si Disanya dito. Pero nag-Violet Requiem si Madam Gwen. Ayun na naman sinasabi natin. Psycho Ball. Pero nako, buhay pa rin. Patay pala, mga kaibigan. Tinapakan niya ako with the Phantom Stomp. Si Touch, may bawi dito. Pero isa lang. Dalawa din yung, rather isa din na nakuha ng Finesse Phoenix. Kumbaga, and 3-1 sa ating laro. Pag yan, nasecure ngayon ng Signal Ultra, they'll have the gold lead na. Ito kasi, ito maganda kasi sa Signal. Even lang. Ito kasi maganda sa Signal Ultra question eh. Kapag ano, nakakuha sila ng mga kills, instant punish ka kaagad eh. Tsaka napakalupit si Kuya Yao kasi, magaling maglakbay yan. Pag pinapanood mo yung stream niyan, iniikot niyan yung buong mapa question, kahit sino pa hero gamitin niya. Medyo mahirap paniwalaan yung sinabi mo kasi yung huli kong panood ng stream ni Yao, ano eh, iba yung damit na suot niya eh. Ay, oo nga. Parang nakasando ata siya noon eh. Iba, kakaiba. Kamukha niya si Guinevere. Tama. Nang ibang mobile game. Pero mainit yan si Kuya Yako. Ayan, kakasabi lang natin, meron mang Phantom Stack doon, meron the Bulwark and the Flash Out, Flicker Out, para kay Tian ay makakapagsave dito. Hindi yung mga Mobile Legends players kayo, nag-iiba ng anyo. Pati rin si Doggy, nag-iiba ng anyo. Kulang na lang tayo, mag-iba ng... Ganda ng setup! Kuya Shin to the Hurricane Dancers, kaso walang damage. Yappy, Bobby Tricks! Kinuha lang lahat ni Tets. Here comes the aim. Hindi din nga ba? Hindi naman. Into the tank here ng Signal Ultra. Habang sa Gedli, pwesto lang muna si Few dito. Getting the timing or maybe getting the arrow here onto the Hellcurt. Sabi ni Tets dito, wala siya pa kayo. Yun, nahuli na naman yung Hellcurt. Hellcurt angle, namumula. 1-2, up. Pero makakapag-mamba out siya, Kuya Shin. Hindi enough yung damage kill, for the into the mid. Pero into the mid, mamatay ata si Tian dito. Tamang last hit lang si Kuya Yako dito. Kuya Shin, laro won't connect para makuha pa sila ng kill, pero set up lang pala yun para makapag-space si Pew sa bandang top lane. And that's the problem here for Finesse Phoenix. Napakaganda ng simula nila, even the off-ramp setup, and again, yung dinideliver na power ng mga hero nila dito. In unison, ang problema, I think hindi yata nakaka-count dito yung capacity ng heroes ng Signal Ultra na mag-follow up. Oo, katulad ng ginawa niya ako dun sa may bandang baba, Ross. Ang ganda ng Hurricane Dancers, pati Zaman Force, pero kailangan pa nila ng burst damage kasi manggagaling yung burst damage dito ng Finesse Phoenix kay Hellcurt eh. Kasi nga, nasabi natin kanina, question, yung Guinevere, hindi naman siya yung rrrr lang na damage eh. No. Ano lang siya eh, jug lang yung damage niya. Okay. Yun ang mahirap. Lahat yun na kay Kuya, lahat yun na kay Kuya Hellcurt pag tumama yung DPS. Yung ginagawa ni Pew dito, bantay sarado, question. Yup, zoning out the Hellcurt. Buti na lang itong si Dane eh, makadodge mo. Kumbaga doon sa mga arrow ni Pew. And now they would have the free time here in taking this top lane outer turret. Tapos na, ano pa sila, nababox out pa sila ni Kuya D dito with the Iori skin. Sabi ni Kuya D, gamit na gamit to eh. Basic na basic lang to eh. Sabi ni Kuya D. Bay to the sick. Tsaka nangyayari kasi dito kay Shin, dahil nadadadge yung Guinevere, hindi rin nakakapagpwesto ng magandang talon yung Guinevere ng setup. Kasi ano lang ba yung nakakap dito ng
ng setup dito ng Phoenix Phoenix. Numi nung blast, papasok yung Guinevere, tapos pwedeng i-Hurricane Dance. Ang dami nilang crowd control. E paano pag cooldown na yung mga ultimate nila? Yeah. Wala na silang no choice. Malaki yung drop dun sa damage kasi walang opener para sa Guinevere. Oh, let's see here. On to Russ, face check mula kay D. Face checks mula kay G. Pero, tapos ano lang. Mamba-out. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Focus sa laro natin. 6 minutes into the game. There's the turtle available para sa mapa natin. The interesting part here, si Pew yung nagmumukhang solo. Ay, hindi naman. No. Nandun lang si Smith at baba. Oh, Yako is still the one onto the off lane. Yeah. So steady lang ulit. Ngayon, there's a convergence sa may gitna. Yes. Ang ganda kasi ng combo ng Cho, Minotaur, tsaka Gusion, pare, no? Lahat yan zoning, eh. Yeah, yeah. Zone game yan, eh. Pero yeah, nagkaroon ng Townsend Pounder dito. Tets na naman, pare. Napakakuna. Tignan mo kung galing mag-box out. Oo, oh, yan. Saka dinasalan ni D dito. Ay, Minotaur's Fury sa tatlo, men! Op! Op! Lollipop! Oy! Grabe naman, pare! Ang ganda ng drawing! Pumpkin at saka espada! Pero buhay pa rin si Tets! Pero Tets ay mawawala na habang may nakap mula kay Didi, may flicker pa. Abi sa laro, tumama dito sa ating panda. Nandito na ang kabahay ni Kuya Yaku. At sabog silang lahat. Pumasok pa dito si Kuya Disanya. So at mukhang ito na ay disgrasya. Guinevere, Violet Requiem. Tumama sa dalawa, pero chug lang ang damage niyan, Kuya Shin. Nako, si Disanya kailangan umatras niya yung heal niya, maka-cancel doon. Actually, nawala siya mismo doon. Mga kaibigan, 7-3 sa laro. 3-4-1. Lumamang ang Finesse Phoenix, Kuya Shin. Medyo magulo ang focus fire na meron. Uh-oh. Oy, pero Pew na naman! Buelong-buelo, kaibigan. Buelong-buelo. Si Jennifer dito. Si Jennifer. Si Jennifer. I mean, ang ganda ng mga arrow ni Fee, di ba? Yung backline for the dive. Pero hindi talaga makakommit yung parang full damage dito. Oh, onto the melee form ng Selena. Pero ang lupit talaga ni... Tsaka yung setup dito ng tatak ni Tian. Okay, na Lolita. Ang ganda ng bulwark niya dito, Washin. Pero may paggabi dito. And still, it's Pew onto the Selena. Even though namamatay ang Signal Ultra dito sa mga Asim moves nila. Yeah, namali ng talon si Yako doon. Actually, targeting the neutral minion. Oh. The Lord was taken in. Pero 7-5 sa laro natin. The best part about this is yung Finesse Phoenix. Yes, may lamang nga sa kill. Oh. It does look like there. Nakakabawi din naman yung Signal Ultra dito, pero ang maganda kasi pantay-pantay pa rin yung gold. Tsaka pare, ano, actually Signal Ultra yung nakakuha ng mga objective dito na malulupit, eh. Yung dalawang Lord, ay actually yung dalawang Turtle. Mm. Kaya ang hirap. Turtle, yes. Tapos nagkakaroon kasi ng setup ng pana, hindi sila makapasok agad, men. Actually, tumadama yung pana, kaso ano eh, parang ang hirap i-follow up, diba? Oh, it's very risky, you have to jump, bypassing an Akai, may Lolita pang kasama. Tama, so ang ginagawa nila, si Tets ngayon, yung pinapalapit, they wanna bait out the spells. Nagkakaroon sila ng ambahan dito, ladies and gentlemen, aircraft na nakap mula kay Kuya D, habang nandito si paring Tets, tamang box out lang, Kuya Tian, sino magsiset up dito para si Finesse Phoenix, let's see, sabi nila dito, hold lang natin yung tore. Tore-tore lang, pero pumasok na si D dito. Tignan natin, mayroong dash in mula kay Kuya Touch, pero wala pa rin nagaganap. Nagkakaroon ng tsa-tsaan, Kuya Shin. Pero pag lumapit itong minion wave na to, tapos na yung toring yan, eh. Oh, pwede ilapit ni Tets. Oh. Lalapit lang ni Tets. Ay, hindi. Wala si Tets. Kinancel ni Tian. Ang ganda nung ginawa ni Tets. Siya yung kumuha ng turret aggro. Oo nga, siya nga, pero may Hurricane Dancers. Medyo magulo ata. Flicker out kay D, pero tumama Hurricane Dancers. Pero ito na naman, Minion's Fury. Samahan mo pa ng Phantom Steed. Killing spree si Kuya Yako dito, pero mukhang aayaw na ata ang tropa mo mula sa Finesse Phoenix. Yep. Oh, grabe. Arrow, few will follow up. Ay, follow up technique. Tignan natin. Nandito na naman si Disgracia. Kuya Disanya. And he has tamang lasit lang, Kuya Shin. Sakto rin sa pagbaba ng kanyang Phantom Steve at best, at least maximum uptime, no? Yung paggamit ng kanyang Phantom Steve dito. Good thing that Dane was able to go for the push as well into the top lane turret. So, halos equal pa rin in terms of map control. Into the items, makikita natin at both of our players here, lahat ng teams natin already entering their second core item. Concentrated energy on top of the Calamity Reaper ng Harit dito. Mm-hmm. Habang yung COD naman ni Gusion ni Disanya ay may light noon traction lang kasama. Pero ang lupit ni Disanya kasi dito pumesto, Kuya Shin, hindi siya mahuli-huli. Nahuli lang siya kapag tumatama yung Violet Requiem sa kanya. Pero ang magandang ginawa naman ni Kuya Dian dito, in-even up yung trade. So medyo, kahit papano, nagdi-dictate ng onting map control ang side ng Finesse Phoenix. Kaya tsaka maintindihan mo rin naman si D yung advantage niya doon, ha? Ano yun, eh, risk nga lang. Risky. High risk, high reward kasi nakakuha sila ng push. Gugulatin niya sana na makuha yung knock-up sa may bandang unahan, tapos ipa-follow up ni Tets. Kaso wala, namatay ka agad si D dito. Pero merong Phantom Steed dito na lumabas. Tingnan natin dito si knock-up ang Kuya Hellcurt mo. Mega kill para kay Kuya Yako dito. Tamang regen lang siya dito. Going for the Phantom Stop. Abisal Arrow won't connect. Nandito na naman ang Froggy mula kay Ras. Ras pumas
pumasok dito. Pero napakagandang Violet Requiem. Pero makakapatay na naman. Si Paragarit kinancel. Tricks. Ang ganda ng Minowans Fury to the cancel. Pero double kill. Mula dito kay Kuya Touch. And Touch is enough. Pew. Pumapasok dito ng kanyang mga dashes. Pew dash out ulit. Pero hindi ka makakatakas, Pew. Akala mo, Lancelot yung Celine. Akala mo lang yun. Hindi na nakuha yung first kill bite dito, mga kaibigan. And that leaves Yaku to go for the push here into the mid lane side. The thing is that Signal Ultra is holding the pressure down to FNS Phoenix. So kahit parang walang established na lamang sa laro natin, parang mapapatingin nga tuloy dun sa Signal Ultra. Pero again, yung mga ganitong plays, hindi pa rin ganun talaga kalinis. Sa totoo lang, wala, yun yung problem. Ang maganda kasi sa FNS Phoenix dito, pare, they're holding the line ng sobrang lupit. Ang ganda ng depensa nila. Hindi sila nagtitake ng hindi sila nagtitake ng risky na pasok. Hinihintay nila pumasok si D. Hinihintay nila pumasok si Tets bago gigera ng Zaman Force. Puro papasok yung sa Signal Ultra . So yun yung naiintindihan ng FNS Phoenix. So abangan na lang nila. So sabi nila dito, pumasok kayo. Pero subukan nyo pumasok. Buksan mo, papasukin ako. Sabi nga ng FNS Phoenix dito, okay, Shin. Inaabangan lang din nila. They are gonna be converging here into the Lord side. Ladies and gentlemen, charge in. Ay, nakita niya. Pinumpkin. Nahuli si Pew. Pero of course, alam natin na yung mga ganyang klaseng gauges is just to get the scout kung nasan yung pumana! Boss na nakalaban! Sa pool ka na naman! 5 seconds! Pero meron kang spital migration dyan. Joke lang pala yun! Hindi, meron traps . Nagkalagnat na siya nung tinamaan siya ng pana. Alam natin na yung yung pana, may palaman. May palaman. May palaman na virus. Hindi siya nakapagbakuna, Kuya Shin. Hindi siya nakapagbaksin. Tinamaan siya dito, pero meanwhile, dito nagpagabi na naman ang ating Hellcurt, pero pulado si parang Yaku. New Minum Blast, tatamaan pa sila. Yes, tinamaan na dalawa, pero napakalupit pa rin ni Yaku dito with the dodgeball. Kuya Shin, tigidig. 588 damage. Hindi atras si Yaku. Ay, pumana na naman. Tinamaan na naman yung panda. Grabe naman yung follow-up talaga ni Pew dito. On this, Selena. Now, it is very clear. Pwede mo nang sabihin na lamang lang din yung Signal Ultra dito sa laro. The biggest question is, with this kind of dead timers, at the minimum 15 seconds, can they take an inhibitor turret? Tignan natin, Kuya Shin, dahil iba talaga si Pew. Yung Selena ni Pew yung nagsisetup . Kasi sabi dito ng Signal Ultra, yung mga hero namin mahilig pumasok, pero itong pana na to, pag ito yung pumasok, pwede namang hindi kami pumasok . One day may araw din yan sa akin ng Selena ni Pew, man. Grabe, tingnan mo. Grabe, man. Map Hearts. Hindi naman. Grabe yung accuracy. Well, there is the pressure now. Established by Signal Ultra here. And again, that's the problem nga dun sa Selena talaga. Alam natin, nasabi nga ng Brand Esports, the thing about Selena is you really have no idea kasi. Kung saan papatungo. Kung saan nagagaling yung araw. Kung saan pa ito patungo. Kapag tinama, tama. Tsaka, Weshin, kapag tinamaan ka kasi, hindi mo alam kung gigera ba yung Signal Ultra sa'yo o hindi. Kumbaga, madidistract ka. Magbabakba ako o gigera na kami. Ganun yung mangyayari sa'yo. Yes. Ganun siya mang psycho, no? Kung may psycho ball, may psycho arrow. May psycho arrow. Sabi dito ni Kuya Pew pa, skin pa kayo. Kami, Selena ko, tamang DJ lang, Kill Bill lang yung Selena ko. Yung pinakamahal niyang skin, . Oo naman. Montorts nga, hindi nga nire-release, hindi ko mabili-bili . Yung skin na yan? Nauubos na lang yung diamonds ko kakapamigay . Si Kuya Pew lang ang meron yan? Hindi naman. Na-limited edition skin kasi yan. Pero ang tingin ko kasi, Kuya Shin, ang pinamalupit bumakasot dito si D-Lo at this. 6 assists, Kuya Shin. Galing sa arcade, kumbaga. Pero again, you cannot really discount FNS Phoenix here. They still have the Akai, they still have the Lolita. Isang tamang tatak, tas finalo upan ng isang Hellcurt yan. That's gonna be bad. And especially if they catch Yaku opposition here. Pero Yaku already with the immortality. Pumapana na naman. Grabe naman yung Aliyup! Tangpet! Alam mo yung mga palang Yung mga panang hindi enough yung tumatama. Alam mo yung panang hinahabol mo? Hinahabol mo na para tumama. Embrace the arrow. Yung pana, pag hindi tumama, chamba. Ganun yung mangyayari, Kuya Shin. Ganun, yung pana ni Selena. Grabe naman yun, men. Tapos na isahan pa si Kuya Ram. Tinusok. Alam mo, Tusok Gaming. Kulang, hindi daw tatama. Plinicker. Plinicker to the arrow, men. Sabi dito ni Kuya Tian, teka lang, Kulang sa highlight. Kulang sa highlight. Kailangan ako tama. Grabe si Pew talaga dito, men. With the arrow. Man. With the sacrificial arrow technique. Yappy. Of course, with all those headlines, syempre nakita rin natin yung follow-up dito ng ibang membro ng Signal Ultra. They're gonna be taking this game one. Not cleanly, actually, against Phoenix, but a win is a win, mga kaibigan. Ang lupit naman nung Kuya Shin. Ang naging dilema kasi dito ng Phoenix, pare, parang kulang pa sila sa .